So again, welcome back, class. So today, what we're going to do is to have this discussion about managing your files effectively. Can you see this? Yes, sir. Walang yes, sir. Ng laser. Walang laser. Okay. So nakikita naman yung arrow ko, yung cursor. Opo. Okay, thank you. So, as part of your as part of promoting a digital citizenship to everyone, we have to have a skill in managing your files effectively. That is just one criteria that we must acquire for us to have promoting digital citizenship. Okay. So, what are the objectives in this lesson or in this discussion? So, at the end of the course, participants, you should be able to familiarize in different file management terminologies, demonstrate an understanding of creating files and folders, organize files and folders using proper naming convention, understand files and folders metadata, understand command lines in browsing folders and files, and upload files from local computer to cloud storage. So in this yung mga i-discuss ko for this moment, no, ay galing sa aming previous seminar. So apat to nagamit kong PowerPoint. This is coming from DICT, and yung mga task po dito is gagawin ninyo, pero ito po ay magiging documentation lang. Remember, I told you before that you're going to make an account in Wix.com. Okay? So, pwedeng mag-create na kayo or kung may account na kayo, you can just simply make another website and then you will just put in there your documentation. Anyway, I will give you procedure on how you're going to do that. So the outline in this discussion, we're going to have file management terminologies, exploring the Windows Explorer and the parts, create and manipulate folders using different name conventions, search and indexing files. Now, this may sound easy to you. Especially ito, magmamanage lang naman tayo ng files, magsusort lang ng mga folders. Pero ito yung kalimitang nanineglect natin. Minsan kakamadali natin. Siguro na-experience nyo ito. Halimbawa, may pinagawa akong activity. So, minsan ang gagawin ng iba sa inyo, ang lalagay ng mga title A, B, C, 1, 2, 3, etc. Or kung anik-anik pang mga title, no, sa isang file, sa file name. Tapos yung iba, kung saan isi-save yung mga ano, kung saan isi-save yung mga files nila, kalat-kalat na folder. Yung iba, video siya pero nakalagay sa files ng picture or music. Okay? So yung iba naman, nagawa ng research or thesis, ang mga title nila, nakikita nila, ito final. Nakalagay dyan na file name, final research. Nung pinacheck kay teacher, binalik sa kanila, may correction, may kailangan i-revise, may kailangan i-edit. So, yung old version mo, hindi mo dapat siya i-delete. Dapat gagawa ka ng bagong file, and then you will make another file name for that. I-rename mo siya. Hindi pwedeng yung may old version ka, tapos gumawa ka ng newer version, tapos ilalagay mo dun sa final, yung dati niyang old version, dun sa new, lalagay mo final na final. Nakaka-relate ba kayo? Yes, sir. Diba? Tapos, yung iba, lalagay final na final, meron pa A, B, C, at iba-iba pa, no? So ngayon, tatry natin paintindi bakit natin kailangan gawin yun. Of course,
since ako ay nagtrabaho na sa stockroom, nakapagtrabaho sa isang stockroom, no? At nag-i-inventory kami doon. Oh, yung iba sa inyo baka na-experience na ng ganon. Or sa pag-graduate niyo, pag nagturo na kayo, bibigyan pa kayo ng ibang task, hindi lang pagtuturo. Kasi bibigyan kayo niya ng ibang assignment ng principal niyo. Kunwari, oh, ikaw sir, naka-assign ka sa science lab. Ikaw sir, naka-assign ka sa gantong mga equipment. So yun, i-inventory mo yun, no? So sa inventory pa lang, kunwari, kailangan kompleto yun. May tamang title, may tamang item description, item name, item count, may quantity, tapos may kung alin ba dyan yung usable pa or hindi. So, same thing lang din sa pagmamanage ng ating mga files. Bakit kailangan natin gawin yun as a teacher? Kasi tayo ay magkakaroon ng napakaraming files, hindi lang about exam, hindi lang quizzes, hindi lang lesson, lecture, PowerPoint, Excel, hindi lang Word document, hindi lang PDF, marami pa tayong magiging files sa computer or laptop natin or even sa Android phone na kailangan sila ay nakasort ng tama para sila po ay madaling nating makita or mahanap, no? So imagine kung meron kang portfolio na ipapasa kay teacher. Yung portfolio mo na yung mga walang label, walang pages, tapos dapat, 'di ba? Meron yung arrangement ng flow, kung ano yung una mo makikita, dapat introduction, may body, may conclusion, may mga nandun yung inyong documentation, no? So, kung yun ay labo-labo, gulo-gulo siya, of course, hindi organized yung ating ipapasang portfolio, no? So, bakit natin kailangan natin gawin to para maging organized din tayo, no? Ito, nung nagsiseminar kami nito, yung iba sa amin parang di na nakikinig, yung iba sa amin parang iba na lang yung ginagawa pero naka-on lang yung cellphone, yung iba nakaka-relate dito. Kasi pwedeng ayun nga, mukhang madali lang yung lesson, pero ito talaga yung nane-neglect natin lalo ng karamihan. Okay? Ito practice na practice ko na to nung college pa lang, no? So pakita ko sa inyo yung ano, teka, ayaw ko mapahiya. Teka, hanap mo na ako ng files na nakaano ng maayos. Teka lang ha. Ito yung files ko ng college pa. Teka lang. Ayan. Nakikita niyo na? Hello, class. Wala pa po, sir. Okay. Ito. Ayan. Ayan, kita niyo na? Yes, sir. Okay na po, sir. Ayan, basa or hindi? Basa pa. Okay. So, halimbawa, dito sa files ko, ito nung college pa to na, ano, na mga folder ko. As is to, wala akong ginalaw dito, hindi ko to binago for the sake of discussion today. No. Halimbawa, ito, nung first sem ko sa college, 2013-2014, so pag inopen mo yan, naka-arrange yan by, ano, by courses or subject na meron ako. No? So, lahat ng yan hanggang yung last sem ko na meron pa akong laptop bago siya masira noong fourth year. Okay? So, hanggang dito, meron pa yan. Ayan, kompleto yan ng mga courses ko. So, sa lahat ng courses ko, lahat na nakuha kong files kay teacher, PowerPoint, assignment, quizzes, yung mga pinasa ko, meron akong copy nun. Hanggang ngayon. That is why, yung iba ko rin pinipresent, minsan, nare-recycle ko. So, yung ibang nakuha ko dati kay teacher ng mga PDF, PowerPoint, minsan inihiram ko sila. So, hindi ko nilalagyan yun ng pangalan na akin. So, pag ginamit ko yung gamit nila, kanila yon, nalagay ko pa rin yung PowerPoint nila sa kanila yon, no? So, katulad nito, nag-open ako ng isang folder na merong subject. So, meron niya mga title. So, yung mga title niyan, tama, exact kung ano man yung laman nun. Nakikinig po?
Yes, sir. When I open this, ano, halimbawa, itong book na to, biology book. So, lahat yan. Naka-arrange ba yan by unit? Okay? So, nakita nyo naman kung gaano kalinis at gaano kaganda yung ating folder kung sila ay naka-ayos na maayos. Tingnan nyo to. Itong isang folder na to, may finals, may first long. Ang ginagawa ko kasi, pag sa isang folder ng subject ko, lalagay ko dun yung first long folder. Lahat ng laman nun, lahat ng topics or activities or discussion na meron kami ng first long. Para pagdating ng first long, ang bubuksan ko lang yung exam ng first long. At kung midterm na, exam lang ng midterm. At kung finals at sinabi ni teacher lahat cover to cover, edi at least lahat sila naka-organize. So ngayon, ang kagandahan nun, during exam, minsan masyado akong visual, tinatandaan ko, ah, sa first long to na folder, ito yung topic dito, dito to nakalagay. Naintindihan po? Students? Yes, sir. Okay. So, balik ako dun sa, ano, okay, now, file management basic terminologies. Here are the following. When we say file management, this is the process and act of creating an organized structure in which you store information for easy retrieval. That's our main goal, for easy retrieval. Katulad nito sa mga offices, o kaya sa registrar. Yan, nagtrabaho din ako sa registrar nung nag-aaral ako dyan sa CVSU. Doon sa registrar, lahat ng pinasan yung enrollment requirements na hanggang ngayon, pati yung kalumalumaan pa yung first batch ng ano ng CVSU Carmona, nandun lahat ng hard copies. Lahat ng card ninyo, birth certificate, na photocopy, naandun as in lahat ng pinasa nyo. Kahit yung mga picture. No? So, yun, tamang pag-label ng pangalan ng envelope na i-arrange yun. No? Pagkakuha namin, i-arrange namin by ano? By last name. So, alphabetize yun. No? And then, pag i-store na namin siya, naka-arrange yan by SEM. O, ito, first SEM 2012 to nag-enroll. Dito to magkakasama. Okay? So, hanggang ngayon, pinapractice pa rin yun. So, lahat naman ng offices na may ganong facility na kailangan mag-store, is ganon yung nagiging process. Ngayon, may bumalik na estudyante, hindi niya natapos yung kanyang semester. Hindi niya natapos yung course niya at gusto niya ulit mag-aral. Ngayon, wala na siyang copy ng kanyang mga grades, kunwari. Kasi class card pa kami dati, ngayon din yung naabutan yun. Eh, wala na siyang copy nun. So kami, may record din kami nung record niya. So kung mawala man niya yun, may record kami na pwedeng tingnan at pwede namin ma-validate na oo nga, hindi pa siya graduate tapos ito yung mga grades niya. Sa ngayon, pag naghingi siya ng requirements, kunwari, hingi siya ng POR, yung grade niya, magre-reflect kung ano man yung record namin at sa record niya. Kasi parehas lang din naman yun. Okay? So, halimbawa, may isang estudyante na bumalik sa amin, na pumunta sa amin, no? May nire-request na isang papel. So, for easy retrieval, lahat ng documents namin naka-properly label. At yung dati, hindi lang about mga envelopes yun. Yung copy of grades, yung statement of account ninyo dun sa cashier. Dati kasi nagbabayad, napila pa yung kahaba-haba sa cashier. Ngayon may class, may ano yun, statement of account, card yun. Lahat ng estudyante ng Carmona may copy nun. So, ngayon, pag magbabayad kayo, napaka lumang ano kasi, lumang style tayo. So, ang ginagawa, hinahanap yun manually. So, sulat yun, sulat. No? Pero kung ano naman tayo, soft copy, naka-laptop computer, dapat properly arrange din lahat ng gamit natin for easy retrieval. Now, your drive, it is a computer storage device that holds information. It is the top-level location or root directory for file storage. Now, in your computer, some of you has HDD. Ito ay medyo low-tech na storage device. Diba nasira yung laptop ko? HDD yon. Ngayon, yung 1 terabyte kong HDD, nasira siya. Kaya pala, tuwing mag-aano ako, tuwing mag-online class ako dati, hindi naririnig nung students ko yung microphone. Kahit
chinek ko na lahat, as in chinek ko na lahat, okay naman. Ewan ko kung na-experience natin yun. Yung pala, sabi nung technician, kapag nagkaroon daw ng sira yung memory mo, may chance daw na mag-malfunction yung iba ding parts ng computer. So dahil naglolo ko na yung storage ng aking compute ng aking laptop, hindi na nga nag-function yung microphone. At hindi lang yun yung na-experience ko. Minsan nagsisave ako as in totally nawala. Okay? At dumating na yung point na, ayun nga, totally na-wreck lahat ng aking files na nasa aking tawag dito, nasa aking computer. Pero, di ba sabi ko nung college ako meron akong laptop, pero nasira yon. Ang ginawa ko, yung memory nun, yung ginamit kong external, yung ginagamit kong black dati kung nakikita niyo. Ngayon, yung nakasave lang doon, yung files ko nung college. Pero yung files ko simula nung nagtrabaho ako, nakasave kasi yun sa laptop ko. So, yun yung mga hindi ko na-recover. Ano po? So, kaya yung pinakita ko sa inyo kanina, yung files na na-recover ko doon sa aking external. Ngayon, noong time kasi na nasira tong laptop, dapat, yun nga, ililipat ko yung files nito sa external ko kasi may external ako eh, 500 gig yun. Hindi na rin maayos yung mga files. Nung tinry namin siyang buksan kasi nagbo-blue screen na minsan, nagba-black screen, habang nagte-transfer siya, namamatay, as in, wala, na napuputol yung pag-transfer. Okay? So, ang ating drive po, ang ating hard disk ay kailangan pangalagaan natin. So, ano yung mga causes ng pagkasira niya? Pwedeng yung sobrang paggamit ng laptop, nagiinit yung ilalim niyan. Pwede yon. Tapos, ito kasi dati ginagamit ko for gaming, lalo nung lockdown. Sa bahay lang naman ako, ginamit ko siya for gaming. Siguro, dun na damage. No? Ngayon, pinalitan ko siya, nanamin siya ng medyo high-tech na SSD na type ng drive. Ngayon, medyo mahal siya kasi sa HDD. Kaya ang nabili ko lang, mas lower yung capacity. Ito ngayon, SSD to na 120 gig lang. Compared dati na 1,000 gig ang meron ako. Ano? So, konti lang din na si-save ko ngayon at ingat na ingat ako. Kasi medyo pricey siya. Ngayon, ang nanotice ko naman, medyo bumilis yung laptop ko after nung napalitan na SSD. Mabilis yung mga startup. Okay. So, yan. So, ayan. It can be internal or external storage. So, aside from memory na yung laptop, ano pa yung ibang klase ng drive natin? Meron tayong flash drive. Do not call it USB. Call it flash drive, no? So, meron tayong dati, yung gamit pa, compact disk, yung CD natin, no? Meron yung rewritable at non-writable, no? Yung pag kung ano yung sinib mo doon, hindi mo na may edit. Pero kung gusto mong ma-edit, magbibili ka pa dati sa CD-R King ng rewritable CD. Pero ngayon, uso na kasi flash drive. Ang dati, ang mabibilang mo lang flash drive, pinakamalaki na yung mahal ba, 2 gig, no? Kasi meron pa nun 256 MB lang. Pero ngayon, wala ka na makikitang 2 gig. Ang minimum na 32 gig ng mga flash drive. So, biglang maas na rin yung memory na minimum na pwede mong mabilis sa mga store ngayon. Now, what is a folder? Folder is a storage location within a drive. So, this is another term for a folder is a directory. So, a directory, it is kind of a file locator, no? Halimbawa, katulad nung kanina, nagfo-phone ako. Kasi itong mga files na to nakasave sa phone ko. So, hindi ko makita sa phone kaya kung saan siya nakasave. Kaya ang ginawa ko, sinerge ko na lang, type ko, search. Nung nakita ko na yung title niya, kinlik ko lang yung details. Or sa computer, titingnan mo yung properties, no? Pag ginawa mo yun, makikita mo na yung file directory. Makikita mo dun yung saan nakasave. Halimbawa, nakasulat as documents/, tapos file name ng folder kung saan siya nakasave. Pwedeng ganun. Okay? So, nakikita nyo rin naman ng directory sa phone ninyo kung saan nakasave yung mga pictures. Minsan, ganun ang ginagawang technique. No?
Kaya ko siya nilocate kanina kasi kailangan ko i-transfer dito sa laptop. Now, what is a file? It can be a document, spreadsheet, image, or other type of item that is stored on a computer. Files are typically associated with a program or software application that is needed in order to open the item. So, we need, kapag wala ka ng specific program or software para ma-open yung isang file, hindi mo siya ma-open. Let's say, meron kang document, meron kang document in Word, pero wala ka ng mismong Microsoft Word. Kahit ano, wala kang file processing software. So, hindi mo ma-open. Okay? So, na-experience ko yon nung nasira yung laptop ko. Bakit? Kasi, yung iba ko rin mga software, kahit yung Microsoft, nagma-malfunction siya. Yung pag in-open mo yung isang document, ang sinasabi naman ng laptop ko, may lumalabas na isang tab. Ang sabi, your parang software ganyan-ganyan is broken. It cannot be open. Ganyan. May missing document kasi nga nasira yung aking drive. Pag nasira mo yung hard disk mo, yung memory mo, yung mga installed or files sa installed software mo, at pag nawala yon, hindi na mag-work on or hindi na mag-open yung software. Okay, now, file extension can be this appears after the period in the file name, and then it is used to indicate the type of format, no? Halimbawa, MP3, MP4, yan. Yan yung mga pwedeng MP3, 'di ba, audio file lang, no? So kapag MP4, yan audio na may video. Okay? So halimbawa, HTML, yan kapag sinave mo yung browser mo. AVI pang video din yan. PNG, ito ay for high quality pictures na i-upload mo sa internet, no? Kapag JPEG, ano lang yan, yung offline lang yan sa halimbawa sa device mo, pang high quality. Ang bawat file name kasi, file extension, it serves different purposes. Okay? Halimbawa, ang PNG, ito yung mga backgroundless na picture, no? Yung mga pinang-photoshop, sinasave yun as PNG. Para pagka inedit mo, wala siyang pwede mo tanggalin yung background. Tapos pag ginamit mo ulit yung wala ng background at nilipat mo sa slides mo or nilagay mo sa Word document mo, magmumukha siyang walang background talaga, no? Pero kapag JPEG, tinanggal mo yung background pero sinave mo as JPEG, ang mangyayari, white lang yung background niya. Hindi siya totally colorless or hindi siya backgroundless, no? So, bawat file extension magkakaiba na ang purpose. So, halimbawa, itong docs.docx, ito na yung bagong Word file extension ngayon ng Microsoft. Kasi yung kung gagamit ka pa ng mga 2003 na Microsoft Word, ang gamit pa noon is .doc. Okay? So, ngayon, pag inopen mo yung .doc na yon, no, na sinave from 2003 na Microsoft at inopen mo sa 2010 pataas, ang gagawin ni Microsoft, tatanungin kanya, gusto mo bang i-upgrade yung .doc to .docx kasi yun yung updated version, no? Pag ni-yes mo yon, ang mangyayari, pwedeng mabago yung format, yung spacing, yung mga font styles and font size na wala doon sa 2003 kasi lumang model, no? At kung hindi mo naman siya binago, sinabi mong no, pag inopen mo siya sa 2010, pwedeng mawala rin yung mga features na nilagay mo doon na present lang sa old version, na wala sa new version. Okay? Nandiyan pa po ba kayo? Yes, sir. Okay, thank you. Next is file naming best practices. Ito yung mga file naming best practices natin. So, file should be named consistently. So, kung halimbawa, ako, since marami akong subject na tinuturo sa SEM na to, parang 9 ata or 8, basta 6 preps ako ngayon. So, 6 preps na yon, meron dun tatlo na magkakaiba.
Kasi may English, math, and science major. So, magkakaiba yun ng item, although same exam. So, ang ginagawa ko, halimbawa, gagawa ko ng Word document for a midterm exam. Nasa sa'yo kung anong gusto mong unahin. Gusto mong unahin ba yung course code? Minsan, EDUC 50 or child and adolescent, nasa sa'yo. Pero mas maganda yung EDUC 50 nila para maiksi. So, pwede mo lagyan nyo ng format. Naalala nyo yung ano, yung pinapapasa ko sa inyo na mga article last year? Hello? May kausap pa ba ako? Yes, sir. Okay. Opo, sir. Okay, so yung mga pinapasa ko mga article last year, di ba, kung mapapansin nyo, meron akong file format, file name format? Yes, sir. So, ganun. So, hanggang ngayon kasi talagang kailangan natin i-practice yung correct file name formatting. No? Kasi, katulad nun, kaya ko siya sinabi maglagay kayo ng file name kasi pag chinek ko na yan doon sa aking Google Docs, no? May naka-folder kasi yun eh, lahat ng i-upload nyo. Kapag hindi yun properly labeled, mahirapan akong i-check anong section to, anong course to, anong subject to, at anong activity to. Yun ang mga tinitingnan eh. Name, section, yung subject, tas anong activity. So yun yung forming components ng aking file name. No? So kung katulad naman sa inyo, isa lang naman ang kunwari, isa lang subject ko sa inyo, edi hindi ko na ilalagay na ano yun. Hindi ko na ilalagay ko anong subject. Lagay ko na lang science 3 tapos dash title ng activity. Okay? So sa file should be named consistently. Halimbawa, midterm yan. Sa midterm exam mo, nakagawa ka na ng for EDUC 50. So, dapat meron ka ng EDUC 50 dash, kunwari, dash midterm exam. Yan, lalagay mo. So, kung ang inuna mo is course code, then sumunod ay yung kung anong mga file, kung anong mga activity yun or exam. Dapat, ganun din ang gagawin mo for the same purpose. Halimbawa, midterm exam ninyo, sa EDO, sa BSES 38 ang gagawin ko. So, ganun din gagawin ko. BSES 38-midterm exam. Okay? So, pag pares ng purpose yung gagawin mong document, that pares din ng file name. Okay? File name should be short but descriptive. Yan. So, less than 25 characters, sabi ni Briny, ang ideal, no? Kaya minsan, naglalagay ako ng code, no? Pag masyadong mahaba, alang ilagay ko science 3, ang haba ng science 3, pwede ko naman ilagay na SCI, no? Sci 3 lang, that science 3 already. So, avoid special characters or spaces in a file name. Ano yung mga kailangan i-avoid dito? Yung dot. Yan. Para sa akin yung dot. Kasi bakit? Kasi pwede kang malito na baka yung sumunod nun maging file extension lalo kung hindi ka aware. Tapos yung mga file name mo, hindi naman siya ganun ka properly labeled. No? Nilagay mo lang dot ano, nagpindot ka lang sa keyboard mo kung ano-ano. Eh mamaya, mataon na naging napindot mo. Just in case lang, nangyari, magkakasunod, avi.mp4. Ang nailagay mo kasi yung file name, ganun. So, pwede ka malito, ano kaya yung file extension nito? Sa inyong computer, may settings dito na i-open mo yung file extension para hindi ka mahirapan. Okay? So, katulad nito. Okay. Dito, ito yung aking file explorer, no?
dito meron tayong home button, share button, and view button. Pagpunta tayo sa view button, meron ka dito makikita na 3 boxes na pwede mo i-check. Nakalagay dyan, ayan o, item check boxes, file name extension, at hidden items. Pag chinek mo yung file name extensions, lalabas kung anong file name to. Kung ano ang type ng file name ang meron ako. Katulad din to, PDF. Ito kasi yung una, masyadong mahaba, hindi makita. No? Oh, ito, PDF, ayun, kita sa dulo. Okay? Dito naman yung aking Excel, ayun, XLSX. Yan yung kanyang file name extension. Okay, now, use capitals and underscores instead of periods or spaces or slashes. Yan, bakit natin kailangan nga i-avoid yung period, spaces, or slashes? Kasi itong tatlong to, ginagamit to sa, ano, kailangan sa file name directory to. Ang mangyayari, pwedeng malito yung computer mo, no? Kasi parang command to eh, sa mga IT. No? Halimbawa, yung slash, pag yan ang nilagay mo sa file name, mag-i-invalid, hindi yan masisave. Kasi sasabihin ng computer mo, ay, ano, it's an invalid character. Hindi siya pwede. Kasi ang lalabas nun, sa IT, it's a command. Ginagamit siya sa pang-command. Halimbawa, katulad nun, panturo, asan yung file name directory niya. No? Itong capital letters, pwedeng pang-emphasize lang yan. Ngayon, bakit kailangan may underscore instead of spaces? Kasi pag in-upload mo yan sa internet, pag in-upload mo yan, ang nangyayari, pag may mga spaces, na-alter yan, nagigiyang dash. Okay? Ngayon, pag naging dash yan, at pag dinownload mo yan, halimbawa, sinend mo sa kaklase mo, dinownload niya. So, may iba yung file name sa'yo, space, sa kanya, yung pagitan ng mga words ay may dash. Ngayon, pag sinerch niya yan sa computer, halimbawa, ang ginawa niya, nag-search lang siya sa my computer, lagay niya, ano, my homework. Yung my homework niya, ano, space ang pagitan. Pag tinype yun ng kaklase mo na pinagpasahan mo ng homework mo, hindi niya makikita yon, hindi masasearch ng computer. Bakit? Kasi mag-iibang file name. Nagets niyo po? Opo, sir. Okay. Kasi yung sa'yo, ano, space, yung kanya, dash. No? Kailangan, pag isa-search mo yung certain items, exact siya kapag itatype mo yung mismong word. No? Halimbawa, pwede, ngayon kasi mas high-tech na eh. Mag-type ka lang ng ilang characters, lalabas na yung gusto mong hanapin. Yung parang meron siyang ano, related searches, ganun, ang lalabas. No? Pero, I want you to practice that ha. Instead of spaces, ang gagawin nyo ha, it's either, yung underscore kasi luma nini, no? Tapos ang hirap pang hirap mag-underscore. Mag-shift ka, tapos pipindutin mo yung dash. Ngayon, ginagawa ko na lang dash. No, pwede na yun. So, use date format. Oh, ito. Yung date format ng ISO 8601. So, kailangan daw year, month, and date. So, kung 2021 ngayon, 2021-01-07. Yung date today. Okay? Nasa sa'yo kung yan ay ilalagay mo pa sa file name mo. Pero sa properties, makikita naman na yan. Include the version number. Ayan. So, halimbawa, doon sa thesis ninyo, ang unang gumawa ng introduction, ikaw. Ngayon, yung pinagpasahan mo na nun, yung sumunod na kaklase mo, siya yung gagawa ng body. Ay, di isa-save niya na yun na ano, dalawa na kayo. No? Kailan gagamitin ng et al? No? Ang et al daw, gagamitin kapag more than 6 na yung author. Okay, next. Ewan ko, sabi ng teacher ko nun eh. Sabi niya, 6 daw. Sino ba teacher ko nun? Sa research.
Si Ma'am Janet ata ba kilala niyo? Okay. Next one is write down naming convention in data management plan. Okay, elements to consider using in naming convention are the following. So, ito yung mga date of creation, short description, work, location, project name or number, sample, analysis, and version number. So, here are the examples of writing a file name. Ito ay siguro file name sa office. Okay, so you can include a date, no, for easy access. So, aside from your computer, ngayon ay ano na, yung iba meron na kasi tayo mga online storage. So, sa inyong Google Drive, meron kayong free 15 gig space, storage space, no, na pwede nyong paglagyan ng mga files ninyo. Ngayon, kung bibili kayo ng iba pang ano niya, more space, magbabayad na kayo sa kanya ng subscription monthly. No, so ganyan din. Yung aking Google Drive is naka-arrange din ng ganyan. Pakita ko sa inyo. Okay, nakikita na? Wala pa po, sir. So, in my drive, you can see here folders, no? So, ayan. Andito yung set of folders ng inyong subject sa akin. Tapos yung mga pinasa nyong activities, nandito, naka-folder yan. They are all properly labeled. Tapos yung iba ko pang personal files na naka-save din dito, properly labeled, no? Tapos, kapag in-open mo sila, let's say dito, open ko yung EDOC 50 kunwari. Pag in-open mo yung EDOC 50 ko na folder, ito yung makikita nyo. Ayan. So, ito yung list ng mga lessons na natakal na namin, no? And then, punta tayo dun sa mga pinasa nyo na dati na activities. Diba? So, ito, lahat din yan naka-properly labeled ko. Article number 1, 2, and output number 3. Tapos, pag in-open natin yan, ito yung mga, kayo nag-ano nito, kikita nyo? O, diba? Ang ganda tingnan sa mata kapag tama yung file name. Tapos, pag dito, meron nagkamali ng pagpapasa ng file name, kitang-kita sino yung mali. Nakikita nyo ba? O, diba? O, kitang-kita. Article number 1. Tapos, meron ka dyan makikita talaga, lalo kung OC kang tao, mapapansin at mapapansin mo sino yung ano. Ayan o, dito, merong mali. O, parang naiba. O, makikita nyo yung iba. No? Pero yung ibang ano naman dito, parang ano eh, software fault na pag nag-iba. Kasi katulad nito, I am sharing blah 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 blah. Parang sa ano na yan. Tama yung file name niya, pero nung in-upload niya, parang iba yung gamit niyang device. Yun, nakaka-influence din. Eh.
Windows Explorer environment. Ayan. So, ito yung parts ng ating Windows Explorer. So, meron tayong ribbon, the same as the Microsoft Office, no? And yung ribbon, dyan mo makikita yung iba't ibang button for command. So, meron tayong home button, share button, view button. At pag nag-click ka dun sa about mga picture, meron dyan lalabas na picture tools. Yung iba, video tools, those are called manage tab naman, manage tab. Now, dito naman is yung address bar. Sa address bar, dyan mo makikita yung file directory. So, dyan niya ituturo kung saan naka-open yung file mo. Katulad nito, itong mga pictures na to nakasave sa search folder na nasa loob ng desktop folder sa iyong computer. Okay? So, sa left side ninyo, dyan yung navigation pane. Ayan yung navigation pane. So, pwede ka pumunta sa 3D objects, desktop, documents, downloads, and so on. So, ako ay pang Windows lang ha. So, pang Windows lang to. Hindi ako aware sa Apple or sa Mac. Meron bang nagmamac dito? Meron ba? May nakamak ba sa inyo? Naku, wala na yata sila. Okay na. Hindi po kapitan doon sa ano po ba yun? Yung Mac, yung ano, yung Apple MacBook. MacBook. Hindi po alam yun. Yung laptop ng wala Apple. Po. Ah, wala naman. Okay. So, ito po ang ating search bar. Okay? Ayan yung ating search bar. Searching techniques. Ayan. So, we have here Boolean symbols, keyword text, wildcards. Ayan yung ating mga wildcards properties. So, ito yung mga techniques natin. Pwedeng gawin. No? So, you can type their exact phrase. Pag exact phrase, katulad ng kanina sinabi ko, my homework tinype mo. Pag may homework na, tapos wala kang dash, pero ang nasave sa yung computer ay may dash, hindi mo siya makikita. So, kailangan exact phrase, no? Pwedeng not, or, so, ito, greater than, less than, pwede rin yan, no? Pwede rin content keyword, pwedeng image that JPG or file name. Ang ginagawa ko minsan, ito, file name. Pag hindi ko makita yung, ano, file extension. Hindi ko matandaan ano yung file name, no? Ang ginagawa ko, isa-search ko siya kung anong file extension. Halimbawa, yun ay PowerPoint. Lalagay ko .ppt. Ang gagawin ko na lang, manual hanap. So, dahil ito yung mga PowerPoint ko, hanapin ko ano yung files na hinahanap ko. Ganon minsan pag hindi ko na properly labeled. Minsan nagkakamali pa rin naman. So, command window. Ito yung mga basic commands natin. DIR for directory. No? CD for change directory. CD for previous folder. Ito ay CD space dot dot previous folder yan. CD opposite slash that's root folder. We have here copy, move, mkdir for create new folder, and our rmdirs for remake directory. Ito yung mga example ng cloud storage natin or online storage. So, Google Drive. Meron ako nitong tatlo. Google Drive, Dropbox, and OneDrive. No? Pero ang kagandahan dito, pag nag-save ka dito sa mga to, sa kahit anong device, basta open mo yung account mo, pwede mo siyang ma-open anytime, anywhere, basta may internet. No? Yun ang kagandahan. Pagka yung ano kasi, normal disk, kung hindi mo dala yung disk mo, at nasa ibang lugar ka, kailangan mo yung file, hindi mo siya makukuha kasi hindi siya naka-upload. No? So, cloud storage is a service model in which data is transmitted and stored on remote storage systems where it is maintained, managed, backed up, and made available to users over a network. Yun ang problema ko pala. Kaya sobrang nagsisi ako doon nung nasira yung laptop ko. Kasi,
Nasira yung laptop ko, yun yung time na hindi naka-backup yung files. Okay? Yun ang sobrang pagsisisi ko noon. Nung nag-aaral naman ako, nangyayari pa rin naman yun. Pero sabi ko sa sarili ko, magba-backup na ako. Pero dumating yung time na nasira naman yung laptop ko, hindi ako naka-backup. No? So talagang nangyari yung unexpected. Okay, so this is the end for managing files. Managing your files effectively. Okay, now regarding the topics in promoting digital citizenship, you are going to have research on how to become a good digital citizen. Okay? Narinig po 'yon? Narinig po ba? Ano po 'yun, sir? You're going to have a research on how to become a good digital citizen. So, one way of becoming a good digital citizen is to manage your files. So, you're going to research other qualities of a good digital citizen. I will just give you directions on how to make that. But that will be uploaded in your Wix.com. If you have problem in Wix.com, let's say, sir, wala po kasi akong computer or laptop para magamit siya ng maayos, or sir, wala po akong internet para makagawa. You just chat me para magawa natin ng paraan. Pero ano kasi, dahil ano tayo eh, 'di ba? Ano to, TTL2, Technology for Teaching and Learning 2 na to. So, talagang since we are we really need the technology badly. So, ang technology natin ngayon, electronic ang pinag-uusapan natin. So, talagang kailangan natin ng devices at internet. So, talagang tayo pag teacher, kailangan talaga mag-invest. Itong laptop ko, kailangan ko lang 'to natapos bayaran kasi ginawa ko, hulugan 'to eh. No? Baliktad niya eh, nung college ako, nakabila ko ng cash. Pero nung nagtatrabaho na ako, yun, hulugan. No? So, parang last year ko lang siya natapos. So, talagang ganun. Part ng sahod natin, mapupunta talaga sa investment. Investment hindi para sa ano eh. Hindi para pang sarili, pang trabaho talaga. Now, kanina nagtanong ako, sino yung mga marunong na mag-create ng online forms using Google Forms? Ganito, baguhin ko yung tanong ko. Sino yung nakagawa na ng online forms using Google Forms? Yung gumawa nung nung pang-election ninyo, dito ba yon sa inyo? Ako po sir, na-try ko po. Okay. Pero hindi po yung sa pang-election. Ah, okay. So ano yung ginawa mo? Ano po, let questionnaires po. Reviewer po namin sa Eduk197. Ah, okay. So maganda yun. Sino pa bukod kay Lamar? So wala na siguro. Or kung meron man, baka ayaw lang sumagot. Lamar, yung ginawa mo, in-explore mo yung iba't ibang klase ng questions? Yung mga choices. Opo. Tapos marami po dun eh, yung may essay, yung short response. Marami po dun sa may ano. Oo, marami siya. So ngayon, let us have a short view of what is a Google Form and how to use that. Because this will be helpful to you. Lalo nga yung mga online class, no? At mga... hindi naman kailangan, hindi
pwede tayo mag face-to-face. So, karamihan ng mga activities dito na rin dumadaan, no? Hindi lang Google Forms, pero ito yung highlight natin for this discussion, okay? Dati pa man din, no? Sabi nga nila, itong pandemic nagmulat sa atin kung gaano kakulang tayo in terms of advancement sa education sa Pilipinas, no? Talagang papunta pa lang tayo dito sa mga gantong klase ng mode of instruction, mga online na teaching, pati yung mga online video conferencing, mga ganyan. Papunta pa lang talaga tayo doon in the education field. Pero talaga ngayon, hindi lang talaga naging handa, no? Hindi lang ang college, hindi lang ang high school, elementary, kundi karamihan talaga. Hindi lang naging handa kasi parang nabigla tayo sa mga pangyayari, no? Unti-unti naman tayong nag-a-advance, pero talaga nagulat lang tayo dito sa pandemic, no? Kung manunod nga kayo ng balita sa TV, sabi ng DepEd, ganito gagawin nila, ganyan. Tapos, itong recent, sabi nila, hindi na kailangan na internet to study. Kung ikaw si teacher talagang, mapapaha? Parang mapapa-question ka rin. Kasi, ibang-iba pa rin yung, kung ikaw na talaga yung nagtuturo, ikaw yung teacher. Kaysa dun sa parang, ikaw yung admin nung agency ninyo. Okay? So, dito tayo. What is a Google Form? Google Form is a tool within Google Drive for creating online survey forms, quiz, and exams. So, what are the advantages of using Google Forms? It's free to access. Basta, you only need to have a device and an internet. You can create surveys, exams in just a few minutes. It stores and feedback received, so we can it stores the feedback received, so we can analyze it in detail. Send via email or share the link. No, you can create unlimited questions without any cost or collaboration. You have to create your first Google form. Inside your email or Google Drive or Gmail, no? You just type it in your browser if you have your internet with your laptop, paki-type to, no? Or kung meron kayong ibang device bukod sa ginagamit yung pang Google Classroom ngayon, no? Pero mamaya na to, no? Kung may time kayo, pwede nyo itong gawin. You just type in googleforms.com. Lalabas naman na yung link na yun. So, we have different Google Forms template available in their website. So, meron pang personal, may pang work, may pang education, at meron yung plain, yung blank, yung mag-start ka from scratch. So, here are the types of questions available in the Google Forms. So, you have here the first two, short answer and paragraph. So, these are the type and answer section or type of question. So, meron tayong type and answer. Choose from a list, upload files. Choose from a grid and select date and type. So, ito yung mga category ng types of question, no? So, ano yung mga example niyan? Ano yung mga types ng question? Ito yon, short answer, paragraph. Yun ay klase ng type and answer. Meron din tayong multiple choice, checkboxes, drop-down. Itong tatlong to, yun yung may pipiliin ka. Okay? Next, meron tayong upload file. Yun nga, isa lang siya. Meron tayong choose from a grid. May linear scale, multiple choice grid, and checkbox grid. Meron din tayong select date and time. Okay? So, puntahan natin sila isa-isa. So, let us go here. Question properties. Additional options to modify the question's behavior on accepting user input. So, ito yung mga nasa baba noong bawat
type of question. Papakita ko to sa inyo mamaya. Meron ka pwedeng i-click na require para pag nagsagot si bata at nag-next page siya or nag-submit, pag naka-require yung isang item na yon at wala siyang sagot, hindi masasubmit yon. Kailangan niya muna makomplete lahat ng required part sa Google Form. Next, meron din tayong section-based answer. So, yung section-based answer na yan, pwedeng pag may kunwari, may question, yes or no ang sagot. Pag nag-yes ka, idadirect ka sa isa pang question. Pag nag-no ka, idadirect ka sa isa pang question. So, that's section-based answer. Next, meron tayong description. Lalagay mo doon anong, halimbawa, pwede mo ilagay dyan, other, minsan sa description ginagawa ko, other direction for a specific item eh. No? Meron tayong response validation. Okay. Sa response validation, titingnan na halimbawa, magsasagot ka ng age. Eh, si teacher mo nag-set ng response validation na dapat ang age lang na isasagot is from 0 to 10. From 18 and up. Kasi ang gusto niya makita, dapat ang magsasagot ng Google Form niya ay mga adult na. Eh, ang nilagay mo 17 and below. Pag yun ang nilagay mo, hindi ka magpo-proceed kasi meron tayong response validation. Ang magsasagot lang daw is, yung sinet niyang criteria. Okay? Meron din tayong tinatawag na limit. Ano yung short answer? Ito, pag nag-type ka ng question na what is your name, si Google Form naman, meron siyang artificial intelligence. So, marerecognize niya, magsasuggest siya, ano yung pwedeng type of question na pwede doon sa nilagay mong question, no? So, ano yung type na pwedeng pang-answer? So, the best way to collect this type of question, what is your answer, is short answer, no? Siyempre, alangan namang ilagay mo dyan, multiple choice. Ano ang pangalan mo? Multiple choice. Pag ganun gagawin mo, lalagay mo lahat ng pangalan na mayroon, no? So, hindi naman tayo ganun. Hayaan lang natin sila magsulat kung anong gusto nila ilagay. Next paragraph question. Ito yung kailangan na mas mahaba na sagot for specific question. So, paragraph question type is used for collecting a longer text and can contain more than one paragraph. So, pwede dito yung mga magpapa-essay, no? So, halimbawa, dati nagpa-exam ako, dito yung ilalagay, no? Nagpa-exam ako ng essay question, dito yung ilalagay. Ngayon, yung tag dito, dati, kung naalala nyo, nag-Edmodo tayo, no? Nag-Google Classroom ako sa iba pang section, no? Yung katulad ng Google Classroom, pwede mong i-attach na doon, i-link yung Google Form, no? Na kapag nagawa ka ng Google Form, lalagay mo lang yung email mo, no? At pwede niya yun automatic ma-upload na sa iyong Google Classroom pag nakalink. Meron din tayong multiple choice. So, alam niyo na yung multiple choice natin. Meron tayo sa multiple choice, dito, pipili lang ng isang correct answer. No? Ayan, no? You can only use this type of question to collect only one from the predefined answer. So, the answers can be in the form of text or image. So, pwedeng image to. Pag ikaw magagawa ng Google Form, pwede mong i-upload yung image, pwede nilang pagpilian. Pwede yun. Now, kapag gusto mo naman, sa isang question mo, maraming silang, meron ng predefined answer, pero gusto mo, one or two yung pwedeng sagot eh. So, check boxes ang gagawin. This question is similar to multiple choice type of test, but instead of selecting only one answer, they can select multiple answers. Now, drop-down question. This is the same as multiple question, but instead of displaying all options, it displays a drop-down list with all options. So, hindi mo makikita kung ano yung ibang choices. So, kapag gagawa ka ng quiz or exam, kalimitan, ito dapat ang ilalagay mo. Bakit? Kasi minsan, alam naman natin, no? May mga, ewan ko, baka na-experience nyo na. Ang ginagawa, ini-screenshot sa Google Form, isi-send sa group chat, classmate, ito yung mga choices, alay kaya dito yung sagot.
no? Pwedeng pambawas ng ano chance na makapandaya sila is drop down. Kasi hindi lahat doon makikita ng student na answer, 'di ba? So kapag in-screenshot nila 'yon, kung ano lang 'yung nakalitaw, 'yun lang 'yung makikita, no? Ang tawag dito. Paano kung naka-screenshot doon eh hindi naman 'yun 'yung tamang sagot, tapos 'yun 'yung pinasa sa iyo. So you don't know, 'di ba? So drop down, 'yan. Ito lang din ang pwedeng isagot dito sa drop down to. Now, ito, upload the file. Ito, upload the file, pwede kang mamili kung anong specific type of file, no? Pwedeng picture, document, Excel, PDF. Tapos, pwede mo ring iset kung ano yung maximum na file storage ng isang file. Now, this is a linear scale question. In a linear scale question, meron tayo ditong pwede ka mag-number up to kung ilan ang gusto mo, 1 to 5. O, ito, rate your resource person, pwedeng 1 to 5. So, ilalagay mo lang doon sa Google Form mo, 5 ang excellent. So, ma-arrange na ito as ganito. Okay? Hindi to katulad ng Microsoft Excel na parang, or Microsoft PowerPoint na gagawa ka pa ng bilog, lalagyan mo ng 1, 2, 3, 4, 5, lalagyan mo ng 4, excellent sa kabila, kailangan pantay, hindi na. Si Google Form automatic yon, lalagyan mo lang yung certain need, you will just answer certain criteria na nakalagay doon for Google Forms. Pag multiple choice grade, ayan. Sa isang ano, sa isang alimbawa, read the training Google Forms. So ito naka-arrange na into. So meron tayo sa left column different criteria. So ito yung relevance, time allotted and resource person. So katulad niyan. So pwede rin tong lagyan ng poor, average and excellent for the grading. So ito lahat yang bawat criteria niya, lalagyan nila ng score. So hindi pwedeng maulit. Hindi pwedeng dalawang poor and average sa isang row. Hindi. Now, this is the checkbox grid. Ito naman yung katulad ng yung checkbox dun sa ano multiple choice type of test. Ito, pwede mong sagutan kahit ano. Halimbawa, anong kinain mo nung Monday? Pwede mong check ng rice, salted eggs, smoothies. Pwedeng lahat yan. Nasa sayo. Yan, date. Pwede mong ilagay din yung date. Sa Google Form, naka-ano na doon. Pag sinet mo na date yan, lalabas sa ano ng bata, sa Google Form nila, is magsaselect sila ng exact date. So, hindi pwedeng magkamali dito. Kasi naka-ano na to. Nakaset na yung calendar ng Google Form doon. Yan, time. Pwedeng time. Lalagay mo yung time and minute, hour and minute, or pwedeng until seconds or milliseconds. Pwede pa. Google Form section. It allows the user to divide or split the questions per page or section. So, recommended number of questions per page is between 4 to 6. Minsan, kung gagawa ka ng exam na maraming item, gagawa ka ng section. Yung section na yon is parang lalabas doon sa Google Form ng bata is meron kang page, no? So per page pwede ka maglagay ng 5 items or 5 questions. Ngayon yung ating Google Form, dapat iisipin nyo na pag gagawa ka ng Google Form, iisipin mo rin ano yung magiging itsura niya pag sinend mo na yung link sa bata. So, ako ang ginagawa ko, hassle siya isa-isang beses na paggawa. Bakit? Kasi, magdadesign ka, gagawa ka ng question, pati mga choices, yan, i-arrange mo lahat. Tapos, kailangan mo isipin din na kailangan kung quiz to, naka-shuffle yung question, naka-shuffle yung, tawag dito, yung choices. Pero sa Google Form, ilalagay mo lang yung settings kung isa-shuffle mo. No? Okay. Ngayon, kaya din 'to naging hassle para sa akin kasi kailangan, pero part pa rin naman 'yun eh, no?
na kailangan mo pa rin i-double check lahat naman ng ginagawa mo. Tapos pag isi-send mo na ka sa bata, ako bago ko isend, ginagawa ko, sinisend, chine-check ko muna yung mismong link at tinitingnan ko kung tama ba lahat ng parts niya, tama spelling, tama ba yung pagkasunod-sunod, tama ba yung ilang items, no? Kung paano ko siya dinesign, dapat ganun din siya lalabas. So, yun yung dalawang bagay na dapat isipin ninyo. Okay, next. Meron din tayo ditong section-based answer. Ayan. Sabi ko na yung kanina, Google Forms Theme and Design. So, ang header natin, pwede makustomize theme color at background color at font style. Pero ang ginagawa ko, kung ano yung default ng Google Forms, as is na siya. Kasi pag binago ko yung theme color, pag binago ko yung font style, minsan ang mga choices na lang doon masyadong curve yung mga letters, parang hindi na siya masyadong formal. So, yung default niya, yun yung formal para sa akin. So, ang pwede mong baguhin, yung theme color, yan, advisable yan. Background color, tsaka header. So, your Google Form setting has additional control to modify your Google Form. We also have this one, Google Forms add-ons. With Google Form add-ons, you can expand its functionality and streamline your workflow at all the same time. Example ng Google Form add-on natin is a form limiter. Ang ginagawa ng add-on, ganito kasi yan class. Sa Google Form na website, meron doon button sa taas na pwede ka mag-install, i-install mo sa browser mo or sa Google mo, ang isa pang add-on. Add-on ay parang, parang i-install mo na software sa iyong Google Form. Ngayon, pag na-install mo na siya, magkakaiba yung klase ng add-on eh. Katulad nitong form limiter, form the word itself, nililimit niya yung form depende sa number ng responses. Halimbawa, naggawa ka ng form, sinong gustong sumali sa pageant? No? Beauty pageant. Ngayon, may deadline yun, syempre. Kunwari, 10 days after today, dapat meron ka na makollect na possible participants sa beauty pageant na yun. So, dapat, nakalimit lang yung form mo until 10 days from now. No? At magkoclose yun, halimbawa, ng 12 o'clock ng araw na yun. Or kung hindi man time ang titingnan mong pang-limit, pwede mong ipang-limit yung number of responses. Paano yon? Pwede mong ilimit na kapag may nag-apply na 50 participants, edi hanggang doon na lang, automatic magko-close na yung Google Form kasi naka-50 ka na. So, ang kagandahan sa Google Form niya, ang kagandahan sa add-on sa Google Form, is parang nagiging automatic yung mga bagay na nagagawa na ginagawa mo, no? Kasi katulad noon, from time to time i-check mo, naka 15 na ba ako o kulang pa ng dalawa, kulang pa ng isa, no? So yon, automatic magko-close yung form kapag naka 50 ka na, or magko-close ang form pag dumating na yung sinet mong time. Nakakasunod po. Low class? Yes, po, sir. Opo, sir. Okay. Nagkikwento lang naman ako. Mabilis ba? Tama lang po. Okay. Teka ha, mag-open ako ng Google Form. Ayan, nakikita nyo na? Wala pa po siya. I'm gonna make it sweat. I'm gonna make it sweat. Teka ha. Ang dami ko kasi na-open kasi nagre-record pa ako ng isa. Window capture, okay.
Okay, yan. Ayan, kita na si Google Forms. Wala. Ang naka-ano. Oo. Sige po. Gonna make you sweat. Gonna make you... Ayan, naka-OBS kasi ko. Yeah. And kita na mga ano, BSE. Yes sir, kita na po. Okay, teka, baka makita niyo yung sagot eh. Ayan. Ah, hindi, wala naman pala. Oh, so ito yung example ng Google Forms natin, ano? So ito yung mga nagawa ko na dating Google Forms, naka-store naman siya dito basta naka-link yung iyong what do you call this? Yung tag doon. Yung Gmail account, ayan, nakikita naman, no? So, ayan yung mga dati kong pinasagot sa inyo. May BSE 40 output submission, meteorology output submission. So, lahat ng ito naka-properly labeled din, katulad ng tinuro ko kanina. So, ayan mga dati ko pa, may NSTP pa ako, ayan. So, ngayon, ito yung sinabi kong, ano, parang meron na template na pwede mong pindutin na lang. Pero meron pa rin blank. Yung mag-i-start ka from scratch, no? So, katulad nito, gawa tayo ng bagong Google Form. Sino sa inyo yung ngayon lang nakakita kung paano gagawa ng Google Form? Kasi kung wala, i-skip po na to. Kung alam niyo na po ito, kung nakakita na. Sino yung... Hindi pa po, sir. Ah, hindi. Ngayon pa lang po. Ngayon pa lang. Sige. Oh, anyway, kita naman po. Kita. Oo po, sir. Yes, po. Kasi iniisip ko, baka hindi nababasa yung ano, yung tag dito. Yung... Okay. So, kunwari, practice, gawa tayo. Ito, uunahin nyo lagi. Title, practice, quiz. O, lagi ko, in... BSES 38. Okay. So, pag tinipe mo yan dyan, ayan yung title. Pag kinlik mo itong untitled form, kita nyo to. Pag kinlik nyo yan, automatic, ayun, boom. Matatype din yung tinipe mo kanina. So, pwede mo lagyan nyo ng form description. No? So, kunwari, form description mo, this is a practice quiz in BSES 38, no? Oh, anong about the about the managing files effectively. Okay, nabasa yung tinipe ko? Yes, sir. Okay, kung gusto nyo po maging precise yung iyong description, pwede may ilagay yan. So, ayun yung title natin, Practice Quiz in BSES 38. So, this is a practice quiz in BSES 38 about the discussion in managing files effectively. So, email address validation. Ganito kasi yan. Kaya yan nalabas kasi punta tayo sa settings. Ito yung settings, guys, sa tabi ng button na send. Pag kinlik ko yan, naka-check kasi yung collect email addresses ko. Kaya pag open nyo ng Google Drive nyo, may lalabas na dun. Pag in-open nyo yung Google Form, may lalabas dun na hinihingi yung inyong email address. Kasi chinek ko dito. Pero pag in-uncheck ko yan, pwede na kayo mag-proceed nang hindi tina-type yung email address. Ngayon, bakit natin kailangan i-type si email address? For us to validate na yung email address na ginamit doon is para sa student mo na sa target student mo na dapat magsagot noon. Alimbawa, quiz to. Hindi pwedeng magsagot si student ng ano ibang account. So hindi pwedeng maging proxy.
Okay? Hindi pwedeng magpasagot ka ng quiz sa iba mong classmate. Pwede na lang kung ibibigay mo yung password at email address mo. Pero I hope not, hindi siya mangyari. No? So, yun yung mga pros and cons ng online na forms. Kasi pwedeng sa sobrang talino ng mga estudyante sa pagsagot ng mga online activities nila, nangyari, matalino rin sila sa kung paano sila makakagawa ng di ka nais-nais. No? So, pwedeng collect email addresses, so response receipts. Ibig sabihin nito, pag nag-submit sila, makakukuha nila yung copy ng pinasa nila. Pag chinek mo yan, mangyayari yon. Pero pag hindi mo yan chinek, edi hindi sila makakuha nung copy ng answer nila. So, pwede yan gawin kapag quiz. Huwag mo silang bibigyan ng copy ng sagot nila. So, i-uncheck. Pero kung ibang, ano, kung iba namang activity to, pwede mo silang bigyan ng choice. Ano ba? Magkakaroon ba sila ng copy ng sagot nila kung if respondent request it or always? Kada magsasubmit sila, mag-automatic masisend sa email nila yung copy. No? So, let us make it, if respondent request it. Oh, isisend ko to sa inyo. Pwedeng limit to one response. Let us make it, this is a quiz, no? So, respondents can, anong gusto mo? Edit after submit or see summary charts and text responses. Pag quiz to, ang ginagawa ko, ito lang. See summary charts and text responses. Para makikita nila anong page na sila dun sa quiz at kung matatapos na ba. Edit after submit. Hindi ko yan nire-recommend na i-check. Bakit? Kasi nga, quiz eh. Pag nag-submit sila, papabago mo pa ba? Of course, hindi na po. Nakikita ba? Opo, sir. Okay. Next, let's go to the next tab, presentation tab. Ito. So, presentation tab yan, pwede mo rin pakita ano yung progress bar nila, kung anong page na. Ay, by the way, dito sa respondents can see summary charts and text responses. Halimbawa, sa quiz pala. Sa quiz, pagka-submit nila automatic on that page, makikita na nila ano yung score nila at ano yung kanilang sagot in specific item. Dito sa presentation, ito pala yung ano, magpapakita kung anong page na yung sinasagutan nila. Halimbawa, page 1 of 5. Page 2 of 5. Yan. Yan yung lalabas. Kapag chinek mo yan. So, shuffle question order. Yan. Kung gusto mo ng, sa isang page, sa limang, meron doon 5 item. Kung gusto mong shuffle yon, pwede. Confirmation message. Kapag nasubmit na nila, edi ano, ito yung lalabas. O, kunwari, lagyan natin na congratulations. Job well done. Now, let us make this quiz. Kanwari, this is a quiz. Immediately, ano bang gusto mo? Release grade immediately after each submission or late after manual review? Ito, ginagawa ko late after manual review. Para hindi agad nila makikita yung sagot. Kasi pag nakita nila yung sagot, tapos yung ibang classmate late nag-submit, no? Kawawa naman yung mga nauna nagpasa. Kasi pwedeng, pwede silang madaya nung late magpasa kasi pwedeng mag-leak na agad yung answer. So, meron tayong missed question, correct answer, and point values. Nasa sa'yo kung anong gusto mong pakita. Okay, so let's make this immediately after submission. Makita nyo na. So, sisave mo lang siya. Ito yung save. So, yun yung settings pa lang tayo. Now, ito yung add-ons. No? Sa add-ons, may mga na-install ako dito katulad niyan. Email notification for Google Forms. Pag may nagpasa sa akin, mag-notify sa email ko. Ito yung purpose nun. Form presenter and timer. Pag inactivate ko to, pag sinagutan niyo na yung Google Form, meron timer sa inyo. Pero ito kasi may mga bayad to. Kaya ang mga free trial lang nito, halimbawa, pwede mo lang siya gamitin for first 200. After nun, hindi na pwede. No? Kaya kahit may mga ganito,
hindi rin namin nagagamit kasi may bayad. Ano kasi ito eh, subscription yung iba. No? O, sabi natin, gawin natin form timer sa inyo. So, kukonfigure ko. Ito kasi i-install mo siya, no? Ayaw lumabas. Form presenter tayo. Set up. Ayaw din lumabas. Kaya ayaw niya lumabas, guys. Kasi ano, na-meet ko na yung maximum niya. Yung maximum na free. Okay. So, paano mag-add ng add-on? Click mo lang tong more, yung three vertical dots. Tapos, ito yung add-ons. Pag kinlik mo tong add-ons, may lalabas na tab. Tapos, pipili ka lang doon ano yung gusto mong i-install na add-ons. Okay? Now, ito yung customized theme kung gusto nating gawing ano. Gawin nating orange. Yun, para kitang-kita. Ayun yun, nagbago, diba? Tapos, yung background color natin, gawin din nating orange. Okay? Oh, ito yung font styles. Pwedeng basic, decorative, formal, and playful. Oh. Pag ganyan na, oh, 'di ba? Hindi na maganda tingnan eh. Oh, ito pwede pa. Ito pwede pa. Pero mas maganda pa rin yung basic para mas mukhang formal. So ayan, bago ko na. Okay? So mamaya itong preview, kiklik natin tong icon para makita natin ano yung itsura ng ating Google Form kapag ipapasa na natin sa student. So always remember, bago nyo ibigay sa estudyante yan, dapat kayo muna sa sarili nyo, ma-practice nyo sagutan kung tama ba. Kung tama yung itsura, tama yung spelling, at tama ba kung ano yung itsura nun, kung ano ba yung gusto mong makita. So, question number one. Okay. Dito, pwede nyo lagay name lang. Pag nilagay mo yung name dyan, automatic, wala kang pinindot dito, pero lumabas, short answer. Pero pwede mo yung manually i-click, anong gusto mo, paano mo sila gustong magsagot. So, ito yung mga diniscuss ko kanina, type of questions. So, ito, dahil name to, short answer yan. Okay? Pwede mo lagay, kung gusto mo, last name. Kasi pag name lang, pwedeng mauna given name or last name. Di mas specific tayo, given name, last name, given name, and middle name. Okay? So, ito yung isang question. Ngayon, kung gusto mo lumabas to bilang isang section. Isang section. Gagawa tayo ng ito. I-click mo lang ito na sa kanan mo. Ito sa kanan mo, iba't ibang purpose nito. Itong plus sign, add question. Ito, import question, yung galing sa ibang Google document. Ito, add title and description, kung gusto mo. Ito yung add image para dito. Ito, add video. Ito naman yung add section. So, click natin add section. Ito, pwede itong i-drag. Lipat natin sa baba. Para under siya ng section 2. Okay, so dito, sa section na to, lagay natin personal information. So, nakikinig po ba kayo? Yes po, sir. Yes po, sir. Type in your personal information. So, ayan yung description ko. Pero minsan, kahit hindi ka na mag-description no? Parang kung ano naman, kung madali naman intindihin yung pinapagawa mo, kahit hindi niya. So, balik tayo dito. So, yung question na nilagay ko kanina, under na section 2. Okay, section 2. Okay? Pag gagawa kasi ng section, kailangan meron ka ng nakagawa na question. Tapos, i-click mo lang yon kung saan mo gustong mag-add ng question. Halimbawa, ng dito. Mag-add ka dito ng section. Naka-click ka kasi dyan. So, automatic sa baba yun. No? Okay. Pwede naman natin to i-delete. So, kailangan... Sir, question po. Yung purpose po ba ng section para hindi mag-mix yung mga Kunyari po yung name, hindi siya ma-mix sa may mga questions, gano'n? Opo. Naalala niyo yung shuffle?
Opo, sa may option kanina. Mm-hmm. Sa shuffle kasi, limbawa, pinag-shuffle mo ang nilagay mo sa setting shuffle. Ngayon, sa pag hindi ka nagawa ng section, meron kang ano dyan, ang nilagay mo mga question dito, name, tapos yung quiz mo, no? Tapos may section. Pag shuffle mo yun, wala silang, ano, wala silang specified section. Yung name mo, pwedeng nasa dulo, nasa gitna. Nagets nyo? Opo, sir. Pero kapag naka-section to, ang masyashapo lang, kung ano yung nandun sa mismong section na yun. Nagets? Yes, sir. Okay, so parang ang section, ito ay page ng inyong exam. So mag-add tayo ng question, just click this icon yung nasa right side ko. Pag kinlik mo yan, oh, saan ako? Nawala. Ay, joke lang. Teka, bakit dito na-add yung question? So, tingin niyo bakit? Nasa baba nung, ano, title. Kasi, nakaklik ako dito kanina. Kung saan yung nakaklik kayo, na part, ang mangyayari doon, doon siya makikreate. No? So, delete natin to. O, oh, ganito. Dito kasi yan nakaklik kanina eh. Ito o, oh, yung may blue line. Kita nyo? Nasa left side. Yan. Kapag nakaklik ka doon, mag-highlight yan ang blue line. So, i-click natin tong last name, given name. Ayan, naka-blue na. So, pag nag-add tayo ng question, click mo lang yung plus sign sa kanan mo. Mag-add ka ng question sa baba. Ayun, kita nyo yung highlight, naka-blue yung gilid. Ibig sabihin yan, naka-highlight. So, pwede nyo lagay age. Oh, automatic, oh, 'di ba? Lumabas short answer. So lalagay niyo diyan anong age niyo. Ah, pwede niyo ilagay 20 or 19. Pero yung iba, gusto mo ano, lalagay 20 years old. Tama naman kasi kailangan may unit, 'di ba? Pero kung nagpasa na 'yung mga student mo dahil short answer 'yung age mo, pwede mag-iba-iba sila ng itsura. Makikita mo yun eh, may 20, may 20 years old, may 19. Yung iba number nilagay, yung iba word na 19. Nagets nyo? Yes po. Oh, so anong dapat gawin para gusto mo number lang ang lalabas? Eh di punta ka dito sa ano? Punta ka dito sa vertical dot na nasa baba. Click mo yung response validation. Sa response validation, yan, pwede lalabas to. Pwede mo i-click ano, anong gusto mong ilagay nila? Number ba? Text? Yung text na to, ano to? Yung mga letters. Or kung gusto mo specific length lang ng answer nila. Or regular expression. Sa regular expression, parang ano to? Specific answer. Halimbawa, gusto mo, ang matatanggap lang na answer is 20. So, yung mga 19, hindi sila makapagsagot. Kasi lalagay mo dito, regular expression that contains anong pattern. Pwedeng malagay 20. So, lahat ng 20 lang na answer ang mako-consider. Tapos, custom error text, lalagay mo, sorry, try again. O, pwede mo ilagay yan, pag mali sila. Okay, pero dahil age tayo, dun tayo sa number. O, number that is, o, yan. Dito yung second column, pwede mong pagpilian, greater than the set number, greater than or equal, and so on. So, ang gusto natin, ang age dapat between, dahil mga college na kayo, siguro wala namang below 15, so yan ang minimum natin. At ang maximum natin, siguro sabi nating 50. Oh. Dapat ang sagot nyo lang, magpo-fall between 15 and 50. So, kapag ano, pag kami mali dito, sabi, ito yung custom error text natin. Sabihin natin, sorry, but your age is not acceptable. Oh. Bakit not acceptable? Kasi wala naman na siguro tayong estudyante na ano, below 15 and higher 50 sa section natin. Ano po? Now, ito, required natin. Nakikita niyo yung required? Yes, po, sir. Okay, i-click mo lang yan. Ibig sabihin na yan, ano, pag nagsagot yung mga bata, lahat ng items na to, hindi dapat ma-skip.
So, ito yung button for delete it kung i-delete mo tong question. At ito yung duplicate. Kung gagawa ka ng question na same lang din naman yung content, duplicate mo lang din. Ginagawa ko to duplicate pag tamad ako. Halimbawa, puro multiple choice nang naman. Eh, pares lang yung choices. Ginagawa ko, duplicate na lang, babaguhin ko yung question, pero same choices pa rin. Nag-gets nyo? Yes, sir. Okay po. So, dito kita niyo yung answer key. Kung et, pupunta tayo mamaya dito pag question na ha. Sa answer key, lalagay niyo dyan yung mismong sagot, tas kung ilang points siya. Sa answer key, mas maganda to sa multiple choice kasi exact lang yung ano eh. Meron kang pagpipilian lang eh, ano yung tamang sagot. Pero pagdating ng short answer, tapos naglagay ka ng answer key, si Google Form, checkan pa rin yan. Halimbawa, ang nilagay mo is, ang correct answer ay, ano, tawag dito, yung diniscuss natin kanina, kunwari, ano, ang tamang sagot sa question ay file name extension. Di ba, ang haba? Pag nagsagot si bata, maraming pwedeng chances yan. Pwedeng lahat ng sagot nila naka-caps lock, pwedeng lahat ng sagot nila naka-small letter, or pwedeng yung sagot nila, yung kada first letter ng word ay naka-capital letter. No? Nag-gets nyo? Opo, sir. Okay. Ngayon, sa answer key mo, ang nilagay mo lang na correct answer ay yung lahat small letter. Diba? Pero kung may bata na nagsagot, tama sagot niya, file name extension, pero lahat naka-caps lock, magiging mali yun. Mali sagot niya. Pero ang tanong, i-consider ba ni teacher? Yes or no? Depende. Bakit? Kung nakalagay sa description mo, or nakalagay sa direction mo, di ba sabi ko sa inyo, pag BSE, magbabasa kayo ng direction. Pag nakalagay sa direction ni write your answer in capital letter, or write your answer in small letter. E di, si teacher, ang gagawin niya, lahat ng answer key, nakasunod doon sa direction niya. Para si bata, susundin lang din yung sinabi ni teacher. Para kung magsasagot sila, pare-pareha sila ng lalabas na sagot. Ngayon, kung hindi ka sumunod sa direction, eh magiging mali ka. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin kay teacher na, sir, tama naman po spelling ko, tama naman po sagot ko. Pero sasabihin ni teacher, mali pa rin kasi you did not follow the direction. Nag-gets po? Yes po, sir. Okay. So, ayan. Hanggat sabi ng mga tag dito ng mga guest speaker namin dati, pag online class, tas konti lang nasagot, hanggat may sumasagot, maniwala kami nakikinig. So may nakikinig pa naman sa akin siguro, no? May natututunan ba dito sa Google Form? Madami po, sir. Marami po, sir. Gagawa okay, po kami actually niyan. Oo, gagawa kayo nito. Pero dahil may ano kayo, may ano pa kayo eh. May ginagawa pa kayo eh. Sige lang. Ang tawag yan yung pre-board. Okay. Balik tayo dito sa name. Nakalimutan kong lagyan ng required para hindi makalimutan. Nag-gets po? Yes po, sir. Okay. Ngayon, etong name na to, pwede mo nang hindi lagyan ng response validation. Pero dahil gusto lang natin siya i-try, sige, try natin. So, dahil name to, wala naman sigurong maglalagay ng number na name, no? So, ilagay na natin sa response validation. Kinlik ko yung response validation dito, ah. Ano ba dyan sa cellphone nyo, lagi or nakakasunod yung ano? Okay naman po, sir. Sa akin po, okay lang po. I mean, hindi siya ano, hindi siya yung nagpuputol-putol yung demo ko. Kaya ako nagtitigil. Okay. Hindi po, sir. Pero sir, kung sakaling gagawa po kaming Google Form po, tapos cellphone lang gamit, kakayanin po kaya? Yes po, mami. Kayang-kaya po. Okay. Salamat. Kaso, may makikita tayong kaibahan sa cellphone. Pag sa cellphone po kasi, maliit yung ating ano, maliit yung ating coverage. Hello?
Sa cellphone, maliit ang ating coverage. Tapos, yung ibang feature niya, medyo mas magiging maliit yung mga icon, kaya mahirap pindutin. Nakuha po? Yes po, sir. Okay. Pero pag sa cellphone naman kasi, may option sa ating browser na open as computer ba yun? Open as desktop site po. Ayun, desktop site. So, ikiklik mo lang siya para magmukha siyang computer. So, izo-zoom in mo na lang pagka nahirapan ka. So, sa name, lagyan natin ng text. Oh. So, pwede natin pagpilian. Ano bang text ang gusto natin? So, contains. So, dito ay kahit na siguro. Pwedeng, kasi sa, lahat ng letters. So, itatype natin lahat ng letters. A, B, C, D, and so on. Pero dahil dyan, wag na natin gawin yung response validation sa name. Okay na yan. Okay? So, lagyan natin ng section. Ano naka-highlight ko? Name, di ba? Yes po, sir. Oh, pag nag-add question ako, sa baba yan ang name. Oh, di ba? Nakita nyo? Oh, i-delete natin yan. Kasi ang goal ko, makagawa ng add question sa baba ng age. I-click ko yung age. Oh, add mo yung add question. Ayan, may bago na tayong question. Gusto ko section nyo. Anong section nyo? Hindi. Year and section. Nakuha. Pero gusto ko, drop down tayo. Hindi pwedeng checkbox. Except, mamimili lang eh, no? Hindi pwedeng checkbox kasi ang dami yung check, Either multiple choice lang or drop down. Bakit ayaw ka ng short answer? Kasi nga, pwede maraming iba-ibang sagot. Nagets nyo, pwedeng kompletuhin nyo yung year and section. Science 1A lagay nyo. Or science Psi 1A lang. Or S 1A. Nasa sa inyo eh. Pwede nyo ilagay kahit pag short answer. It's your freedom. Pero dun tayo sa multiple choice, makikita mo yung lahat ng iyong choices. Okay? So, halimbawa, tawag dito. Lagi natin BSE Science 3. Ayan ang mga choices, ha. Gawin nating alphabetical sa English 3. A. Tapos, add option. Ito yung add option. So, click mo lang yan. BSE English 3B. Kung may 3B. O, tapos yung isa, BSE English Science. Ay, joke lang. Math 1. 3A. May B ba? Wala. BSE Science. O, yan. Nakikita? Yes po, sir. O, yan yung mga pagpipilan. So, lagay natin required. O, walang correct answer dyan. Kasi, kanya-kanya kayo na sagot. So, either multiple choice or drop down. So, dun muna tayo sa drop down. Okay? So, yan. Biglang lumabas. Mamaya, titingnan natin preview anong itsura niya. So, add ako. Last, mag-add ako ng another section. Dahil ito yung naka-highlight, ang add section ito, itong nasa baba. So, click mo yan, add section. Ano yung section mo? So, ito na yung questions. Ito yung for the quiz. So, lagay mo yung pwedeng direction. Choose the best answer for multiple choice type of test. And supply your answer for the rest. Kunwari, yan yung yan yung direction. So, mag-add question na ako.
Oh, ginagawa ko minsan pag nagagawa ko ng tanong, nabalik ako talaga dun sa topic. Okay? Ito yung question ko. It refers to... Oh, yan. Ayan yung question ko. Ano kayang choices, ano kayang answer dyan? Folder. Ah, ito yung mga choices natin. Folder. Pwedeng file name. Yung mga diniscuss ko kanina. Disk. Or ito ay file management. Okay. As you notice, tingnan niyo yung mga choices. Pwede ka mag-add ng picture dyan eh. No? Or, pwede naman yung inyong choices mismo ay hindi naka-type dito, pero naka-picture. Pwede yon. Kung ikaw ay masipag, kasi mano-mano to, matagal lang talaga gawin. Pero ang kagandahan nito, pag nagawa mo na, pwede nang ma-replicate ito kasi you will just send the link to your student. No? Hindi na kailangan pwedeng i-photocopy. No? Pag picture naman, ang kagandahan nun, hindi siya nakaka-copy-paste. What I mean yung, di ba, i-highlight mo tong mga text para i-copy-paste. Yung picture hindi, hindi mo siya magaganon. So, record natin to. So, gawin natin yan. May ano na tayo, explore natin lahat ng type. Ito, drop-down kanina. Ito, multiple choice. So, add question ako. Ngayon, mag-isip ako ng question na gagamit ng ano, paragraph. Kunwari, ano, ano bang question? How can you manage your files effectively in your cloud storage? Oh, yan. Paragraph yan. So, pwede kang maglagay dyan ng ano. Check natin required. Tapos, kinlik ko yung response validation kasi ang length na ilalagay ko, length ha, length ang pinili ko. Kasi gusto ko minimum character count, ang maximum character count niya is, let's say 1,000 characters. Dapat hindi siya lalagpas dyan. Yan ang maximum. Pero dahil essay paragraph to, gusto ko makita marami silang sagot. So, kailangan ang characters nyo is, ano, sabihin na nating minimum 100. O, magta-type kayo mamaya, dapat ganyang karami, ha? Including spaces yan, yung 100 characters naman. So, ano, insufficient. O, yan ang ating custom, error custom text. Kapag kinulang kayo ng 100 characters, so required to. Okay. Next, isip pa ako ng iba. Explore natin to. File upload. Ngayon, dapat meron kayong ano, may screenshot kayo ng klase natin for today. So, dapat nandyan ako, nandyan din yung mukha nyo. So, habang nakikinig kayo sa akin, pwede kayo mag-turn on ng camera nyo at i-screenshot nyo yung may mukha ko tapos mukha nyo. Kung hindi kaya, edi yung mukha ko na lang plus yung ano, yung tag dyan, itong dinidemo ko. Okay? So, upload, screenshot of today's discussion. Hello, nandyan pa ba kayo? Yes, sir. Yes po. Okay. Opo, sir. Nakakahabol? Yes po. Okay, so upload a screenshot of today's discussion. So, pwede ko tong i-check on allow only specific file type. So, dahil picture to, punta tayo sa image. Check natin yung image. Pwede yan, no? May ito yung sinabi ko, iba't ibang choices, pwedeng pa-upload ka ng documents, spreadsheet, PDF, video, and so on. Okay, so picture tayo. Number of file size of files, 1 lang. Maximum file size, 10 MB. Yan ang minimum.
sorry, maximum. Okay. Huwag din masyadong malaking files yung i-upload nyo. Hindi kagandahan dito pag video. Bakit? Kasi 1 gig lang yung allotted for one folder sa ano. Sa isang tawag dito. Answer ng respondent natin sa Google Form. 1 gig. Ayun, this form can accept up to 1 gig of files. So kapag video, medyo malaki yun. Record natin. Mag-screenshot na kayo ha. Titingnan natin yan. And then, okay na. Lagyan natin to description, kunwari. Yung sinabi kong description. A screenshot with screen. Chat. Ay, ano to? Screenshot with Sir Chris face and ang tawag dito yung ano and Google form tutorial. Okay. Yan natin description. Okay? So, gagawin ko 3 questions na to, no? Sa isang section. Mag-add ulit ako. Pero advisable, pwedeng minimum of 5 sa quiz kada section. Pero yun, ginawa ko lang para ano, makita natin yung pagkakaiba. Doon tayo sa ano, ito, copyahin lang natin to yung title dito. Questions. Continuation to. Copy lang natin yung ano dito. Yan. Okay, so ito yung naka-highlight, no? Mag-add ako ng question. So ano pa hindi natin na-explore? So linear scale tayo. Anong oras na? 11:25. Hanggang pa na lang. From scale of 1 to 5, ang sad natin is 1 and 5 natin is happy. So, i-rate yung sarili nyo, anong nararamdaman nyo. No? So, yun yung gamit ng linear scale natin. Okay, so add pa tayo na iba. Ano pa yung isa? Multiple choice grade. Ito yung same lang dito ng linear scale pero at the same time may 2 or more row na pwede mong sagutan ng scale. Ito na yung lumabas, lumabas na siya. Sad 1 2 3 4 5. Okay? Sa checkbox tayo. Checkbox natin What are your food nagitip lang ng ano hindi masyadong related sa discuss ko kanina pero at least na-apply natin na what are your food in your lunch meal today. So, ang rows natin, hindi, wag today. Nakikita ba? Yes po, sir. Lagi lang ng pwede niyong ano, answer niya. Oh my God. Wag hotdog, pangit. Adobo.
Okay. Ano pa ba? Maha. Tapos meron pa tayong futsalad. Gugutom na ako. Ano pa? Pwede na yan. So, yun yung mga pwede nating ano, rows. Yung pwede nyo checkan. Sa column natin, lagay natin Monday, Tuesday, ito yung araw natin eh. Wednesday, Thursday, Friday. O, ayan. So, require natin. Ito ba naka-require to? Ayan. O, mag-add na ako ng question. So, pag nag-add ako ng question, makikita nyo na yung preview, ano yung itsura ng ano. Nakita nyo? Lumabas agad? Opo, sir. Okay. So, doon naman tayo sa ano, date. Date today. O. Ah, hindi, ganito na. Your birthday na lang, birthday. Birthday ha, pakiusap, wag 2021 ng birthday ha, birthday niyo po. So, gawin natin required, tapos, ayan, nasa atin kung include time or include year, hanggang year lang naman tayo. So, last one, lagyan natin na, this is time. Oh, yeah, may time naman na required. And then, gawin natin, ano. Try ko lang hindi i-check yung required. Para makita nyo mamaya na pwede kayo mag-submit ng hindi to sinasagutan. Okay? Okay, so, ano na. Punta tayo dito sa ano. Dito, ito. Dito sa may answer key. Kita po. Bumalik ako sa question yung kanina. So, kinlik ko yung answer key. Lalagay ko yung correct answer. Add answer feedback. Ah, sorry. Mamaya na yung answer feedback. Lagay muna natin yung correct answer. Ang correct answer dito is file management, no? So yun, mag-check kasi yun yung tamang sagot. Hindi pwedeng dalawa ang sagot for this question, no? Dapat isa lang. Pero possible na pwedeng dalawa yung correct answer. No? Pero pag ginawa mo kasing ano, dalawa yung correct answer, nangyayari, pag mali si student sa isa, nagiging mali na lahat. Halimbawa, isa lang sinagutan niya, mali na lahat. Kasi dapat dalawa eh. No? So, kung halimbawa, ito lang ang chinikan niya, hindi niya na-chikan yun, mali na siya doon. Okay? So, kung gusto mo ng maraming sagot yung bata sa isang item, ang piliin mo ay checkbox. Huwag to multiple choice. Okay? Add answer feedback tayo. Nasa sa'yo kung gusto mo lagyan ng feedback or hindi. Okay? So, lagay natin done. Alright? So, yan. Explore naman na natin. Okay, now. Isi-send ko. Tingnan muna natin yung preview. Yung preview niyan, ito. Yung, ano, yung eye icon. Pag kinlik natin yan, mag-open another tab. Okay. Pag nag-open na ng other tab, ang gagawin mo na doon is i-check mo muna kung naaayon ba doon sa gusto mong mangyari yung ginawa mo, no? Bago mo siya isend sa mga students mo. So, open natin yung tab.
Nakikita na po. Hello. Hindi po, sir. Yan. Kita okay po, sir. Okay. So, ayan yung ginawa natin kanina, no? So, ito yung practice quiz. Ayan yung title and description. Ito yung email address. Lagi ko lang yung email address ko. So, pag ni-next ko yan, yung page 1 dito of 4, magiging page 2 niya. Kasi next na ako eh. Diba? O, ni-next ko, diba? Pero dapat, ayun o, yung gamit mo kasing account, magre-reflect dito. So, hindi nyo pwedeng dayain si teacher ko anong account yung ginamit nyo. Dapat account nyo yung ginamit, no? So, ito, personal, Gmail ko tong si marianito.0830, no? Okay, pero yung in-input ko kanina is my official email. Oh, ayan yung mga sasagutan niyo na. Okay? So, ito personal information. Oh, ito yung naka-section natin kanina. 'Di ba? Hanggang ito lang, year-end section. Tingnan niyo naka-shuffle. Kung hindi ito naka-section, itong mga tong personal information, magsha-shuffle sa mismong quiz na. Okay? Kaya ito sineksyon natin para ito, personal information na o age, name, agad, tapos year o nakagulo. Pag nag-next ako nyan, eh naka-ano to, required, ayun, lalabas yan. Ba? Diba? So, ang age ko is 23. O. Name ko, Chris na lang kunwari. Oh, kunwari science 3 ako. Oh, 'di ba? Ito mali. Sorry but your age is not acceptable. Bakit? Dapat kasi ano 'yon? Ano yung sinet nating setting? Number. Number. Number is 23. So, in-next niyo na 'yan. Okay. So, ayan, 'di ba? O, ito na 'yung next. Oh, mag-add file kayo. Ang gagawin ko, susin ko sa inyo yung ginawa ko this time para ma-practice ninyo yung pagsagot. I mean, para ma-upload nyo na rin yung pinagawa kong activity na ano, yung screenshot, no? Pero kayo, ang task nyo, bibigyan ko kayo ng task na gumawa ng sarili nyong Google Form. Malinaw? Hello po? Hello? Yes, po, sir. Yes, po, sir. Okay. Okay. Ito pa yung isang topic. Pero dahil kulang na sa time, siguro, ano, bigyan ko na lang kayo ng YouTube link ng tutorial on how to use a spreadsheet or yung ating Microsoft Excel. Okay? Mas maganda dun sa YouTube tutorial para meron siyang, ano, makikita dun na yung animation kung ano yung mga itatype natin. Okay? So, skip ko na muna yan. Dito ako sa ano, isa. Pwede ba hanggang 12 na tayo? May klase po kami, sir, ng 12:30, sir. Ah, okay. Sige, pakita ko na lang to. Ay, ito, mabilis lang to. Siguro wala pa tong 5 minutes.
Andiyan pa ba kayo? Yes, po. Yes, sir. Okay, so here are some of the online instruction tools for remote teaching and learning. So I will just show you, I think these are 5 or 6 items. Okay, but there are a lot more of available OER or open-ended resources for online instructional tools. So, ito, 5 nga lang. So, we have Loom, Telegram, Workplace, Microsoft Teams, and Anchor. So, these are just some of the available software that we can use in our online teaching. So, this is helpful once you become a teacher na. So, I will recommend you to use this 5, no? So, what is a Loom? Loom is like a video conferencing software. So, you can visit this at loom.com or chrome.google.com /webstore. So, Loom, it is a video conferencing tool that helps you get your message across through instantly shareable videos. So with Loom, you can record your camera, microphone, and desktop simultaneously. Pero bakit hindi natin ginamit to si Loom? Kasi among the available video conferencing tool natin, ang nangingibabaw ngayon sa pa-kontian ng data consumption is Google Form. So, compared kay, sino to? Si Zoom at si Loom, no? Eh, medyo kumakain pa to ng iba, ng mas malaking data. Pero, mamaya, pakita ko, ano naman yung kanyang advantage, no? So, yun yung kanyang disadvantage. But, yung kanyang advantage naman is the same as almost every other video conferencing software natin. So, ito yung kanyang max resolution. Ang maganda kasi kay Loom, up to 4K yung kanyang resolution. So, napakalinaw, no? And folders and organization, yes, meron. May trimming din tayo, yes. Kasi pwede mong i-record din yung video conference. Pwede may JPEG thumbnails. Pero dito sa atin, wala to. Kasi sa Google Classroom, basic lang din. Ngayon nga ang Google Classroom tuloy, Google Meet, no? Ang Google Meet ngayon, almost halos wala nang, mahaba na yung kanyang limit. Dati 45 minutes cut na tayo eh, di ba? Pero ngayon, meron na siyang choices na may 15 minutes and interval niya 15 minutes eh. 15, 30, 45, 60, and so on. No. So ginawa ni Google para mas maraming gumamit ng kanilang application. So ito si Loom, you can custom video thumbnail, you can have call to action and priority support. Now Telegram, ito ginagamit ko tong Telegram. Mas maganda to compared sa Messenger. No. So ito sa meron din to sa cellphone, sa Android. So, pag in-install mo yung Telegram, makikita mo din, almost same feature with Messenger. You can chat, you can call, video call, you can send pictures, videos, and other files. Pero, ang kagandahan kay Telegram, pag magsisend ka ng picture or video, kung ano yung resolution niya sa phone mo, ganun na ganun ang masisend sa Telegram. No? Unlike kay Messenger, pag nag-send ka ng picture, ano nangyayari? Minsan nababawasan ng quality, no? So Telegram is an app that is available in most operating systems. Telegram users can send messages and exchange photos, videos, files of any type. So kay Telegram, still para magamit mo 'to, kailangan meron kang data. Unlike kay Messenger, free data magagamit mo. Pero ito, kailangan meron kang Wi-Fi or internet connection. So, kay Telegram, the cloud storage is unlimited. You can send almost everything, no? So, yung mga files mo sa cellphone, kung wala ka ng space, pwede mo nang isend dito. Basta wag mo lang i-delete yung Telegram account. Next, media compression supported. Pero
pwede mong hindi na i-compress yun, pwedeng as it is, kung ano man yung sinend mo, equal quality pa rin. Multi-platform support, yes, meron. File sending up to 1.5 gig. Okay, so sobrang laki niya. Advertisement, wala. So, itong Telegram is, pag ginamit mo siya, masyado siyang ano, basic na basic yung itsura niya, wala siyang masyadong kaartihan. Groups, up to 200,000 members. Yung groups nito, pwede mo lang din i-search at pwede kang mag-join ng walang ano, ng mga public groups. Kasi meron akong Telegram sa phone, kaya nagagamit ko to. And channels are supported. The other one is workplace. Workplace makes communication more efficient by reducing the distance between the people. You can have voice and video calling, team organization, and instant messaging. So, open groups, anyone can find an open group, t-post, and become a member of that open group. Whereas in closed groups, anyone can find closed group, but only members can see post. And whereas the secret groups naman, non-members can find secret groups and won't be able to see any post. But ang mag-a-add sa'yo, syempre yung admin. So in workplace, you have their unlimited number of groups or teams can join. Video and chat is supported. Video conferencing up to 50 people. So parang siyang yung ano, Facebook na meeting, no? Advertisement, wala din. Max number of hours for video conferencing, hindi nila in-indicate. And recording a meeting, not indicated. But almost, ano na, unlimited na eh. Pero kung nakita naman ng application na may artificial intelligence sila na ano, wala naman ang gumagamit nung meeting na yon, automatic mag-shutdown yun. This is the Microsoft Teams by Microsoft Office. So, Microsoft Teams is a learning management system bundled in Office 365. So, you have to have here subscription. You have to pay monthly, merong yearly. So, all your team conversation, file meetings, and apps live together in a single shared workspace. So, ito ang kagandahan dito. Bundled to sa other Microsoft Office if you're paying one. And, pwede ka magkaroon dito ng ano, ibang feature like one notebook, yun yung parang notebook ng Microsoft na pwede mo i-connect sa Microsoft Teams mo. So, pwede ka magkaroon dito na, and din to, pitang video conferencing, no? Nung nag-seminar kami ng PAFTE, so, napakalaki nun. Ang participants namin, sabi nung sa PAFTE, 40,000 kami. So, sa Microsoft Teams ang gamit nun. So, lahat kami, kinaya nung Microsoft Teams. No? Yung iba kasing video conferencing, may limited number lang na participants. So, yung aming seminar last time, parang ano yun, across Southeast Asia yata yun. May bayad nga lang yun. Okay, now, Microsoft Teams, a group of people with a purpose, so channel yan. So, Microsoft Teams, numbers of teams a user can create is up to 250. Number of teams. So, ito ay isa kang user, pwede kang may 250 na teams. No? Number of teams a user can be a member of, up to 1,000. 1,000 teams. Number of members in a team, up to 10,000. Ito ay isang team lang. Pero, yung siguro nung nag-seminar kami, baka nag-update na yung nag-update na ng version yung Microsoft Teams. Kaya, umabot kami ng 40,000. Anyway, yung seminar naman namin na yun, ang sponsor din namin ay Microsoft Office. Kaya siguro, baka ginawa nila ng paraan para ma-accommodate yung ganung karami ng participants. Okay, so maximum number of hours for video conference is not indicated. Number of channels per team, 200. Number of private channels per team, 30 ang pwede. Number of people in a private chat, 250. Number of people in a video call, 250. Number of people in a video or audio call from chat, up to 20. So, yung iba dito, hindi present sa Messenger, sa Zoom, or sa Google Meet, no? So,
Dito kasi pwede kayong, halimbawa, nasa isang conference tayo, pwede pa tayong mag-create ng another group or subgroup. Next, Anchor. Ito naman for podcasting. Anchor is a free platform for podcast creation. And podcast creation, ito, akala ko dati, ano siya? Yung i-re-record mo lang sarili mo na may video at audio. Pero ang podcasting pala talaga is ano, purely audio lang, no? According to Wizzleout.com Australia, watching a YouTube video at 480 pixel uses 260 MB per hour, while full HD viewing can chew through 1.6 gig per hour. So, ito ay napakalaki. That's why nagkaroon tayo ng podcasting, kasi ang kagandahan sa podcasting, ito po, kahit 1 hour kang nakikinig, but still you can just consume at ano eh, meron nang nagko-consume ng 10 MB, 1 hour na yon, makikinig ka lang. So, parang recorded, ano lang siya, audio. Ang Anchor is, ano ah, Anchor is an app, application. Meron to sa phone, meron din sa laptop, or sa computer. So, supported files for upload, may MP3, M4A, WAV, MPG. So, ito ay max of 250 MB. So, yun nga lang, may limit siyang 250 MB na pwedeng i-upload. Ang Anchor po, ito ay isang parang platform siya na kung saan doon mo pwedeng i-upload yung iyong podcast. Ang podcast mo, yun na yung recorded audio mo. So, para siyang ano eh, let's say Facebook. Sa Anchor, para siyang Facebook, pero ang mga makikita mo lang doon is mga podcast, mga recorded audio. No? So, itong podcasting, aside from Anchor, pwede rin to sa ano, yung Spotify. So, Spotify, it supports ano podcasting. Meron dyan, pwede kang makinig ng parang novel, pero podcast version. Meron kang pwedeng makinig ng lesson ni teacher mo, pero podcast version. Yung sinasabi ko sa inyo last time na flip classroom, so, yung katulad nung send ko kagabi, so, pwede nyo yung balikan anytime, pwede nyo yung puntahan, no? So, kung hindi nyo naintindihan yung lesson, pwede nyo yung balikan. So, maximum recording time, the maximum amount of recording time is, in Anchor is 60 minutes sa mobile app. So, may limit nga lang siyang 60 minutes. Record with friends, maximum recording time has 2-hour recording limit. Itong mga limit-limit na to, ito kasi ay for free version. Pero kung magbabayad ka, ito ay ano, magiging unlimited. Okay, so yun lang. Those are the 5 examples of the software that you can use in your online teaching and learning. Okay? So, ibibigay ko na lang sa inyo ibang ano, direction for your activity. So, meron ba natutunan for today class? Yun na yung end ng ating discussion for today kasi time na rin naman. Hello, class. Yes, boss, sir. May natutunan po ba for today? Yes, boss, sir. Meron. Okay, marami naman po siguro. Ano? May questions po ba? Hello? Yes, sir. Ano pong question? Asap na po ba yung paggawa ng Google Form? Yung sa Google Form po, until, I will give you, ano, siguro until tomorrow. Ilang items lang po, sir? Mamaya po, i-upload ko po yung other directions. Sige po, sir. Okay po. Ano pa po?
Ay, sir. Ah, yes po. Ano po yun? Anong subject po dapat? Ano po? Ang gagawin ko kasi, parang i-combine ko na lang din yung activity ninyo sa iba pang subject para siguro one time, big time na lang siya. Hindi po. Okay lang po. Ah, sige po. May questions pa po? Kung wala na pong questions, thank you for listening and see you again next time. Goodbye, class. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you.